Magandang magandang hapon po mga kaibigan! Live na live po tayo dito sa MRP Inquirer Office! Yes, friendship! Yes, hello live naman! Live na live po kami dito para correct. Sa unang-unang programa po online yes. Na showbiz-oriented talk show ng Inquirer Group. Yes. Maraming salamat po sa lahat ng nakatutok sa amin, lalong-lalo na yung pamilya ng Inquirer Group. Yes, mukhang kami-kami lang yata ang audience ngayon dahil pilot episode! Ayan, audience support naman! Thank you sa support! Correct. Ako po si Irvin Santiago. Ako naman po si Aizel Abanilla. At welcome po dito sa Showbiz Inc. Live! Aizel, kamusta? Yes, okay naman. Very, very hectic ang week natin. Yung dami-daming laman ng showbiz. Para sa kanilang lahat na rin, umatin tayo ng presscon ng bagong teleserye ng ABS-CBN. Correct. Ang Born For You. Mm-hmm. Ayan, sino ang stars dito? Pagbibidahan niya ni na Elmo Magalona at Janella Salvador. Anong tawag sa love team nila ulit? Elnella. Parang di kaya okay, medyo naman yung Elnella. May mga netizens na nagsasabi, medyo parang may mali siya. Pero yung talaga yung gusto nila ay Elnella. Short for Elmo and Janella. Okay. So in fairness, magsisimula na po yan. May free promotion na sila kagad sa atin. Ikaw, pinagkakabalahan mo ngayon? Ako, ngayong week, medyo naging busy ako sa pagko-cover nung laban ni Kiko at saka ni Baron. Ay, kasi yung kainitan talaga yung dalawa daw. Ha? Ano ba pinagawa? Wish ko lang ako yung pinag-awayan nila, di ba? Ang ganda-ganda ko naman. Ano ba? Matutuloy ba yung laban nila? Well, nagpirmahan na raw kasi with the URCC. Uh-oh. And the fight will definitely push through on June 25. Tuloy na? Yes, at Valkyrie. So, manood po kayong lahat. Saan ba yan? Saan? Sa Valkyrie, on June 25. So, sa lahat po ng mga curious kung paano po tayo makakabili ng ticket, I think they've posted some ads. Meron kayong makita mga contact numbers doon, yun. Uh-oh. Pwede niyong contactin yun for tickets. Kaya sa lahat ng mga nagtetext sa akin na tumihingi ng libreng ticket, hindi po kami yung producer. Correct. Ha? Actually, sa akin siguro may 50 na tao na yung kasama nagtanong. Sa'yo? Manunood ka? Manunood ako, syempre. Kaya sabi ni Baron, magiging madugo. Ay! Alin ang madugo? Kasi there will be blood nga pero daw, sabi ni Baron. Pero pwede bago magsimula ang depende, fight? Para baka lumabas yung ano nila, yung tunay na mga sarili nila. Total din naman sa lasingan nag-umpisa ang laban nila. Bakit hindi natin sa lasingan tapusin? Uy, gusto ko rin manood niyan, friendship. Ay, ako din manonood. Manghingi tayo sa kanila. Correct. Oh. Ayan ha, mga ka-friend, mga ka-inquire group. Yes. Gusto lang po namin sabihin sa inyo kung paano po nabuo itong Showbiz Inc. Live. Actually, ngayon lang po kami nagkakilala ni Ayan. Yes. Kaya hindi po kami masyadong close. But if the following episodes naman, baka medyo magiging closer na. Sana magiging close tayo. Oo, kailangan. Kailangan natin maging close. Kailangan natin maging close. Hindi kasi, sabi nga natin, ito yung kauna-unahang showbiz-oriented yes. talk show. Online Balat ng Inquirer. Yes, oo. So first time to, this is our pilot episode and we definitely have lots of surprises for you guys. Correct. Later on. Oo, hanggang sa matapos ang ating programa marami po kaming ibibigay na sorpresa sa inyo. Ah, correct. Simulan na ba natin? Oo, simulan natin. Pero bago tayo tuluyang magsimula, para dun sa mga nagda-doubt, no, kung talagang live tayo today. Ay, may doubt pa. Oo, meron silang doubt. Uh-oh. So sa mga may pagdududa dyan, Wag na kayo magduda. You can check us out. We are officially live on Inquirer.net Facebook, YouTube, Dailymotion, and live updates on Twitter. Meron din po kami yan. And of course, yung mga chat apps like Viber, Line, Kakao, and the Fire Chat. Social pati Kakao? Yes, we are also being covered by Inquirer.net, Bandera, and Radyo Inquirer. So, abangan niyo po kami dyan lagi. Oh, ulitin mo nga ulit, friend. Sa dami. Ay, pwede niyo rin po kaming i-follow ha sa mga personal accounts. Yes. Irvin Santiago 7 sa Instagram at Irvin Santiago 07. Para sa Twitter. Yes, ako naman po at Zel Abanilla on Instagram and same goes for Twitter. Ayan. Kung meron po kayong gustong sabihin sa amin para sa unang episode po ng Showbiz Inc. Live, yes. Ayan, dyan po nyo kami pwedeng very, mag-comment. Very interactive
ngayon. So, ayun, may air natin kagad yung mga concerns ninyo. Oo, so, keep it coming. Kung may tanong kayo tungkol sa inyo, yes, mga celebrities, uh-huh, kung meron kayong mga gustong i-bash. Yes, o pwede yan sa atin, di ba? Yes, oo. Dito sa programa namin. Mm-hmm. Pero bawal yung magmura, ha? Kahit oo. Mas mabawal. Good vibes lang. Good vibes lang tayo. Mm-mm. Okay, friendship, eto na, ibigay na natin sa kanila para sa unang bahagi ng ating programa. Yes. Ano ready ba ang... Na? Ako naman, ready na. Magaling ka ba sa blind item? Ay, hindi masyado. Ayan, paano to? Dapat magaling ka, simula ngayon. Oh, subukan natin yung mga blind item na yan. Dahil sige, yan ang inaabangan ng mga tao sa paligid dati. Correct! Pasabi nila, tayo-tayo lang daw dito. Oo, tayo-tayo lang. At saka ang buong kaislahan ng Pilipinas. Correct. Eto na, para sa ating segment na guess who. Guess who. May guess who talaga. guess who. Sino po? Sino? Sino? Ay, sino? Sandali lang ha, kalma lang. Sino po itong hunk actor? Friendship hunk yes, actor. Yes, hunk actor. Ibig sabihin, maganda katawan. Correct. Actor, siguradong actor. Ay, syempre may actor-actor. Oh. Diba? Yung katawan nilang ham. Correct. Actor. Pero ito actor. Okay. Hindi actress. Sigurado ako doon direct. Actor, lilinawin natin actor, hindi pa actor. Hindi. Oh. Hang actor na pinagchismisan sa isang showbiz event. Bakit? Ay, bakit? Dahil nga, dugyuti na raw si Hank Actor. Ah. Alam mo yung minig ng dugyuti? Oo, yung medyo, ano na, hindi ka na masyadong pogi, ganon, tsaka madumi itsura mo. Ay, grabe siya. Meron agad, hindi ba pwedeng hindi naliligo? Oh, pwede rin yun, kasi ano naman eh, di ba? May amoy ng konti. Oo. Pero itong si Hank Actor friendship ha, talagang naging topic siya sa isang showbiz event dahil mukha nga siyang hindi naligo. Nagpunta sa showbiz event ng hindi naliligo? Oo. Alam mo na, di ba? Ang itsura ng hindi naliligo. Parang hindi nag-supply. Ang damit parang hindi pinlansya. Parang sa akin. So, muntik lang maging ano, hindi naman pulubipeg. Hindi naman ganon. Pero close na doon. Kasi close nga ang kwento sa atin ng ating source, itong si Hank Actor, ang dudumi ng kuko. Hindi man lang naghinoko. Nakita talaga ng source natin. Oh, may itim-itim dito, French. Ay. Oo. Bakit kaya, ganun? Hindi ko alam kung saan niya ikinamot. May pagkakamot na naganap pero, bago mag-ano. Pero, ang dudumi ng kuko daw nitong si Hank Actor. Ah, bukod dyan, friendship ah. May instance daw na nagpunta ito sa garden, ng venue ng event. Okay. So, may garden. Dyan, diba? At tumayo daw doon. Nag-yosi ito eh. Okay. So, super yosi siya dun sa garden. Okay. At one point, suminga ang lolo mo. Ano nangyari pagkasinga suminga niya? Suminga gamit ang kamay. Uy, pasensya ay, na. Ay, oh my God! Oh my God! Hindi man lang tayo nakapag-warning sa mga ano. Pasensya na po sa lahat ng mga nagmimirienda, nagli-late lunch. Pasensya na po sa blind item natin medyo nakakasuka. Oh my God. Nakakasuka talaga. Enlightening naman. Kasi malay mo nalimutan lang yung magdala ng panyo. Hindi, friendship. Wala talaga siyang ano. Wala talaga siyang... Walang konsepto ng ano. Kalinisan sa katapos. Maka nanonood sa akin. Maka nanonood siya. Eh kung alam mo namang ikaw yun, matamaan ka naman. Oo. Ligo-ligo next time. Clue! Clue daw, friendship. Clue daw. Clue agad, dire? Clue agad. Sige, unang clue. Para ano? Sa hunk actor na ito na nagiging dugyuti. Kaka-break niya lang. Oh my sa kanyang God! Girlfriend. Hindi kaya siya binrake. Dahil kapag magka-date sila, di ba? Malay mo sumisinga sa kamay pagka kumakain sila, parang medyo hindi maganda yun, di ba? Parang pati ako nandiri sa blind eye. Oo, nandiri item. Ako. Oh, friendship, sandali. Anong gagawin natin? Ay, sandali, may naghihintay pala sa taas. Ay, oo, nakalimutan natin yung naghihintay na yun. Sino ba yung naghihintay sa akin? Hindi, ito, para sa, sige, yun na, yung unang... Hindi, we'll leave it at that yes, muna. Yes, clue pa lang yan. Yes, unang clue pa lang yan. So, as we go along, mamaya bibigyan pa natin ng mga susunod na clue para mahuli niyo kung sino pa yan. Oo, and dun sa blind item nga pala natin, para mas maingganyo tayo, meron kasi possible, possible ha, we're not confirming na right now magkakaroon ng
prize, pero posible magkaroon tayo kapag ka may nakahula nung blind item. Pag kami nakahula. So, later naman bibigyan pa natin ng clues. Pero dahil nga may naghihintay sa atin sa task, friendship. Ano ba yun? Eto ha, may mga magbibigay ng komento tungkol sa isang issue na pinag-uusapan ngayon sa mga show. Mainit na mainit itong ano na to. Buntis daw. Sino? May balitang buntis daw. Totoo kaya si Sarah Heronimo? Ay, oh my God. Narinig ko rin yan. Narinig ko rin yan. So, para magbigay po ng mga komento, Sarah, yung mga kung naniniwala silang totoo ang isyong ito, may mga magsasalita tungkol siya. Oo. At hindi ito mga basta-bastang tao po, ha. These are the editors and staff of Bandera. Yun. Go. Go. Hi! Welcome to Bandera Newsroom! Hello! Alam nyo ba, may bagong chismis ngayon. Buntis daw si Sarah! Bakit di niya tinanggap yung The Voice, di ba? Yung sinasabi niya, hindi naman nagde-defend sa kanya. So, parang tumataba siya ngayon? Hindi. Ay, sexy, sexy. Ay, parang nakita niyo, parang nakukulay yung mukha niya, tumaba. Grabe siya magsayo sa asap lang. Parang glow ba ng isang buntis? Oo, ako. Tsaka recently, may bagong labas na billboard sa EDSA. Sexy sa sexy niya, di ba? Hindi, antayin natin after 2 months. Pero sinong tatay? Eh, si Mateo. Eh, si Mateo parang outing ng outing. Nakita ko sa Instagram kayo lang siya layas. Hindi ko kasama si Sarah. Bakit siya lumagano doon? Bakit siya lumagano doon? Wow, grabe ah. Or baka in-outing niya si Sarah. Hindi natin alam. Eh, mga bashers lang ang naniwila kay Sarah. Makasara ka, no? Makasara ka ba? Hindi ba? Yung napanood ko siya sa yung huling concert niya, ang galing ha. In fairness nung that time, parang ang healthy-healthy pa niya. Eh, yun ang nilarason niya, health reasons daw, kaya hindi na siya. Gusto niyo ba siya daw? O ano niya sabi? Bakit na sabi, may sakit daw siya? Anong sakit niya? Baka buntis lang talaga. Hindi. Gusto niya magpahinga, buntis agad? Ganun po yun? Pero may nakita na nung naka-gym outfit siya. Oo, nakita. May nakita. Wala naman eh. Wala naman baby bump eh. Ano ka ba? Pag wag mo, talagang wala pa yun. Usually, wala pa rin yun eh. Oo. Kasi hindi na, ilang parts na. Ano namin yan. I still believe na hindi pa rin magpapamuntis sa sakin. Virgin pa rin. Ganon. 27 years old. Ay, yung old school ba na kasal muna bago anak? Kahit nasa edad na sila, hindi pa rin sila nagpapabuntis. Kasal mo na daw bago pumunis. Parang pabigil din. Kasal mo na daw bago pumunis. Pero masama. Masama. Boyfriend na siya. Matanda na siya. Kaya kung nakapabuntis, hindi Hindi totoo yun. Hindi totoo. Sisiraan lang siya. Yun nga yung nababasaan natin ang bandera nung Tuesday, last week. Sama talaga. Kasi, imagine mo, ilang taon na wala na siya sa kalendaryo, no? Oo, baka nasa kontrata. Minsan,
mga ganyan, yes, so, mga so, nasa kontrata ba? Kasi pag nagkakala mo, ibang bumababa yung face value, bumababa yung glow, ganun. Super glowing nga siya nito nga. Yung sabi nga sa RCS. Oo nga. Eh kasi nga, yun, naging... So problema, parang wala siyang projects eh. Ano bang bago kay Sara? More on ano siya, album. Okay, okay, sa bagay. Kaya tsaka mahataw siya magsayog. Pero abangan na lang natin kung ano mangyayari. Kung talagang buntis nga ba si Sara? At dapat din ang alamin mo agad dyan. Diana. Welcome back po sa Showbiz Inc. Live at nandito na naman po tayo ulit kasama si, syempre, si Friendship Irvin. At syempre nakita nyo naman yung mga opinion ng ating mga editors from Bandera tungkol dun sa sinasabing issue ng pagbubuntis daw ni Sara Jeronimo. Pero syempre, if ever, Sara, if gusto mo magsalita sa amin, we're definitely open to air your side para linawin ang isyong ito tungkol sa'yo. Is it really a health scare? Or maybe are you pregnant? O yan, pwede mong linawin yan sa amin dito. Bukas na bukas kami. At dahil na nagbabalik na po tayo dito, ang ating mga guests ay syempre nandito na! Yes! It's about time, Friendship. Correct. Kilala natin sa ating mga viewers, sa ating mga listeners, ang mga special guests natin for today. Correct. Syempre, sila po yung mga taong nasa likod ng award-winning film na Maratapat. Tama ba, Direk? Maratapat or Maratap? Maratabat. Siyempre, ang director po, si Miss Arlene De La Cruz. Correct. Our very own Miss Arlene De La Cruz. Bumiyahe pa si Miss Arlene, oo. Thank you po, Miss Arlene. Thank you. Siyempre, nandito rin po si Miss Aileen Intia. Hello po, thank you. Cyrus Intia! Hello po. And siyempre, ang award-winning po at napaka-swerte natin, Friendship. Correct. After what happened to him, dito po niyo mapapanood sa Showbiz Inc. Live, si Mr. Julio Diaz! Hello! Ayan, Friendship, simulan mo na yung pagtatong natin para sa Maratapat. Yes, oo. Una-una, syempre, Maratapat. Parang ano siya eh, hindi siya kasi common word eh, diba? So, ano po ba yung ibig sabihin ng salitang Maratapat, Direk? Ang Maratapat ay salita ng ano, ng Maranao, ng Maguindanaoan, pero ito'y ginagamit din ng mga Tauso. Mm-hmm. Ito'y kumakatawan sa malalim nilang pagkilala sa pride and honor. Ah. Kumbaga, halimbawa, kung may pinaniniwalaan ka, tayong dalawa may usapan tayo, ikaw ay tumalikod, sumaliwa doon sa usapang yun, hindi mo pinanindigan ang iyong salita, maapektuhan ng iyong Maratapat, yung iyong pagkatao. Ah, okay. Pero ito yung first directorial job. Yes, in 2014, but this is not my first indie film. Uh-oh. Nag-produce ako in 2010 as producer, pero hindi ako kagad nag-direct. Na-delay ng konti. Mm. And this is my debut film. Why Maratapat as your first directorial job? Kasi unang-una, sabi ko, ako, hindi ko naman pwedeng itanggi yung aking ugat. Ako, itong mga aking pundasyon, ako yung mamamahayag, and I have no intention of leaving the profession. Yes. Kaya ang sabi ko, kung gagawa ko ng material, kailangan material na kabisado ko. Which is, alam na alam ko, yung hindi ako maliligaw, which is something na nakita ko as a journalist. Tapos, all throughout the years that I've been covering Muslim Mindanao in particular, marami akong kaso ng Rido na nakocover. And this is one example of Rido
based on ano, yung parang maratabat of different class. Tanungin muna natin, parang kumbaga parang sa ano yun, palabra de uno. Yung pagiging totoo sa sinabi mo. Yung daming hindi nakakaalam tungkol dyan, friendship. Correct, diba? Correct. Yung mga hindi marunong sumunod o tumuhat sa sinabi nila. May hugot! Friendship, may hugot. Tanungin muna natin, Aisel, yung mga roles ni na Miss Aileen, ni Sir Julio, at saka ni Cyrus sa pelikulang Maratabat. Aileen. Yes po, ang hirap. Napasexy ka daw dito, Miss Aileen. Sa dilim. Sobrang motivation bago niya nagampanan yung role. Dahil pinagkatiwala tayo ni Direk Arlene, yung matagal ko nang ginagawa, nagawa ko sa screen dahil dati kasi medyo mahilig na sa acting-acting. Yes. Pero dahil kinailangan yun ng tao na kakatawan dun sa isang mamamahayag na nagko-cover sa Mindanao na matagal ko rin pong ginawa ng maraming taon. So ako yung isang reporter sa pelikula. Hirap na hirap. Sobrang hirap. Hindi, actually si Miss Aileen Intiak, matagal ko ng kaibigan. Mm. Nung nagko-cover pa ako ng Armed Forces Friendship. Parang bagay, no? Tapos, ewan na lang kung bakit ako nandito ngayon. Si Cyrus. Ako po dito yung ano, anak ng mapasapano, si Samuel. Si Datu. Datu. Ayan. So, mahirap din, sobrang hirap. Ikaw si Manuel. Manuel, ako po Manuel. Si Manuel, oo. Ako po si Manuel. Matagal na rin kasi nakalimutan ko eh. Ayan, mahirap kasi pinahirapan talaga ako ni Direk. Siya lang actually pinahirapan. Kasi talaga nga tinapon ako sa isang putikan na, alam mo yun, yung... Pero... Pero yun ang pinakagusto ko sa lahat. Kasi for the first time na ginawa ko yun eh. Kasi yung iba kasi parang ano lang eh, simple lang, diba? Yun talaga pinakamahirap. Tapos tinali ako, tapos tinapon ako sa ano, sa sapo. Award winning yun. Talagang sobrang hirap. Pero napakasarap sa pakiramdam nung... Pwede natin. Yes, gusto ko ulitin nga eh, kung may part ko lang eh, diba? Pero Direk, diba, kapag binibigyan mo ng mga ganong klaseng eksena ng isang artista, ibig sabihin, magaling ka. Correct. Ay, salamat. Diba? Salamat. Kung hindi ka magaling, tanggal ka. Out. Kay Sir Julio naman. Parang comedy naman pala ito pinuputan ko eh. Very, very, ano, diba? Parang walang nangyari kay Sir Julio. Mamaya tatanungin natin siya. Guwapo. Thank you, Direk Arlene. Sa makeup. Ay, tinatanong ka, ano, ano ba? Yung role, sir. Ako dito si, si Salvador Abubakar. Hindi ko sabihin yun. Controversial na tao. Ha? Panoorin na lang nila. Kumusta naman daw si Governor Abubakar? Doon sa role ko. Mike. Okay. So far, so good, sabi nga niya. Hindi ka pinahirapan, Sir Julio? Hindi. Kasi ano eh, ang pinakamahirap lang na parte doon yung parang yung usukan na ano, eksena. Hindi niya intindihan. Usukan ang ginamit niya kasi may eksena ro na nag-ano sila, nag-shashabong mag-ama. Isang kongresista at saka isang ano. Tapos na nakakatawa kasi ito. Nakakatawa. Tuhog eksena na yun. Haba kunwari totoo yung aming ginagamit, ang totoo pala eh, ito ay candy at saka kombinasyon ng sigarilyo. Parang gano'n yung ano doon. Ang hirap-hirap talaga. Pero makatotohanan niyang nagawa. Challenging pa rin. Challenging ang albiro mo. Iisipin mo, hindi totoo. Oo. Hindi totoo isang bagay para mahirap yun. Oh, in fairness ha, Aisel, yung Maratabat, naipalabas na nga sa... International. Iba't ibang bansa, direkta ba? First naming sinalihan yung ano, yung sa New York, yung sa Harlem, yung The People's Film Festival. Nangyari yan itong June 2 and 4 lamang. I intended to go there, kaya lang nagkaroon ako ng medical break. Talaga. Ay, sayang! Sa hospital ang lola mo, kaya hindi ako nakapunta. Pero fortunately, one of our actors, si Carlo Cruz, is in New York. He's still in New York right now. Siya yung nanood ng pelikula. He was the one who witnessed how the film was received and applauded during its screening. Bongga. Tapos 2 days after the screening, in-announce yung winners. Yun na nga, nanalo nga ang Maratabat. Siya rin ang tumanggap ng award mo. Siya ang tatanggap. Wala siyang choice.
Sayang naman! Ano yung matatanggap personally yung iyong award? Hindi, dadali na lang niya dito para mas masaya. Para lahat kami nakapicture dun sa... Correct! Ayan. May tanong ako kay Direk, kasi di ba Direk yung movie na Maratabat is about political clan wars. So is it, in reality, is it depicting any situation or event in Philippine political history ba? If you watch the film, you may remember a very significant event in recent... In recent history. And I'm referring to the Maguindanao Massacre. Pero I'm not saying that the Maguindanao Massacre is a result of clan wars. But there are scenes there that may bring you back to the incident of November 23, 2009. But it's not directly pattern. No, it's not pattern. Ang gusto ko lang sabihin doon is minsan may insidente na tayo na hindi natin naintindihan yung kultura nila na ito ang unang pagtingin natin. Pero sa punto de vista ng mga mga characters na nandoon, iba ang pagtingin nila doon sa insidente depending on where they're coming from, depending on the culture, the tradition, kung anong pinaniniwalaan nila doon sa kanilang lugar. So this is basically just depicting the reality of their culture. Oo. Kumbaga, sabi ko nga kanina, no, the Maguindanao Massacre was not the first massacre that I covered as a journalist. As early as the 1990s, marami na ako na-cover. Kumbaga, pinulot ko yung iba't ibang elemento, iba't ibang kabig, hugot, kwento, pinagsama-sama ko sa Maratabat. Okay. Direk, gaano siya kadugo gawin? Ay, mardugo. Kasi pwede naman kaming nag-shooting sa Rizal. Pwede naman kaming nag-shooting sa Olonga po. O kung saan ang ibang lugar, dyan lang sa And nag-ambisyon ako na mag-shooting mismo sa Maguindanao. Doon talaga. So doon pa lang mahirap na. Kaya ang una kong challenge na sabi ko, sino kaya ang mga papayag sa akin na bumiyahe sa Maguindanao? First, di ba? First. Yun ang unang Kung sino ang papayag, yun ang kasama ko sa cast. Pumayag silang yun. So yun lang po kasi I was about to arrive to that question, no? Kung paano yung casting. So aside from the fact na sila yung mga pumayag. Hindi lang yun. Siyempre sinabi ko pumayag. Pero wala naman ako iba talagang nasa isip for the role of Governor Salvador Abubakar, kundi si Julio Diaz. Ako ay fan ni Julio Diaz. Pero hindi ko masyadong pinahalata sa kanina sa set. Baka lumaki ulit yun. Diba? Baka mamaya hindi ko ma-direct. Pag kumari medya-medya lang, hindi niya alam. Tuwa ako that I'm directing him for my first movie. So, thank you, Direk. Ganun, diba? So, ayan. Siya talaga. And sa maski sa kanya, wala naman ako ibang inofera na kasama sa media. Pwede ko sanang i-offer kay Donna, pero alam ko ito muna bago si Donna, diba? Dahil siya talaga gusto niya ng umarte noon pa. Ang requirement ko lang, huwag kang umarte para mukhang mo yung part. Hindi niya na kailangan arte yun dahil journalist na siya. Si Cyrus naman, he was introduced to me, pero alam ko na magaling siyang artista noon pa. Kaya kinuha ko siya rito. Ayan. Para naman sa cast, kumusta naman si Direk Arlene bilang director? Kasi di ba alam natin, may mga friendship, may mga director na palamura, naninigaw ng mapato. Diba? Si Direk ba ganun? Magkadiretsahan. Magkadiretsahan. Hulong na sasagot. Palagay ko, isa lang masasabi ko dyan, kundi matalino siya talaga ang director. Same time, sa tingin ko, more on the male side of kanyang... Ay, lalaki ako? Lalaki ka din. Kasi yung alam natin na karamihan kasi ng director usually babae lagi ang bida, di ba? Pero dito sa kanya, napansin ko yung mga ginawa niyang pelikula so far is puro lalaki. Lalaki ang mga bida niya. Di kaya lalaki talaga ako. Thank you. Si Miss Aileen. Hi, Direk. Oo. Noong una, kasi siyempre kilala ko siya sa industriya ng balita. So nung ando na sa set, syempre makikiramdam ka, 'di ba, na paano kaya to, baka ito yung nakakatakot. Pero na-observe ko sa kanya, saka yung ginawa rin niya sa akin, na bibigyan kanya ng leeway na gawin mo kung ano yung eksena. Sa interpretation mo. No acting, 'di ba? Yung natural lang. Natural lang. Nung una pa nga medyo naging literal ako, ano talaga yung ginagawa sa eksena. Sabi, huwag masyado. So, ganun siya. So, bibigyan mabait si Direk sa artista? Mabait. Ganun? May bananak yung kayo mamaya. Thank you. Si Cyrus naman, ano yung hindi mo malilimutang eksena ng ginawa mo dito na
nahirapan ka dahil kay Direk? Yung sa akin, yung talagang tinali ako tapos ilaglag ako dun sa tubig, yun talagang hindi ko... Ikaw yung talaga ako din, walang double po yun. Tapos dalawang beses pa nangyari yun. Dalawang beses pa. Pero... personal yata galit. Pero hindi. Sabi ko, part ng trabaho yun eh. Pag-aktor ka. Kaya ko lang inulit. Yung una, nung tinignan ko yung ano, ni-review ko yung ano, parang hindi siya nahirapan. Ay, kailangan lumabas naman pala. Yung hirap talaga. So, ay, parang hindi nahirapan. Ulitin natin. Tapos, parang ka-challenge siya. Ito yung nakita ko kay Direk. Nakita ko kay Direk early na napaka ano eh, kahit first time magka-work Direk. Kasi inoobserbahan ko eh. Magaling si Direk. Napakatalino na nag-iisip siya. Eh. At saka ano, sensitive siya. Eh. Gusto niya yung totoo. Yung realistic talaga. Ayaw niya nang masyadong inaarte din na drama. Yun yung natutunan ko sa kanya. Iba-iba kasi, marami kasi akong na-meet ng mga director na naninigaw, nagbi-beast mood, mga ganon. Pero si Direk hindi. Kinakalma ka niya. Kinakalma ka niya. Marami sila, Direk Joel Lamangan. Hindi ko naman yun. Basta marami sila. Iba-ibang ano nila, character nila. Iba-iba rin. Nag-iiba-iba, pero si Direk, nakita ko sa kanya, napakabait. Sobra talaga. Hindi, walang halong bola. Wala akong dalang bola dito. Okay. Oo. Mabait si Direk, napaka maalaga din sa mga artist. Ha, di ba? Kaya pala. Ayan, oo. So, throughout dun sa duration ng film, talagang walang episode na nagkaroon ng sigawan, walang anything, wala. It was all relaxed ibang lang iba. Talaga. Ako siguro ang ano dyan. Sasagot ko, hindi dahil sa akin to, kundi dun sa ano, unang-una, dinrift namin sila, pupunta tayo sa isang Muslim area. Mm-hmm. Ito yung mga ano nila, tradisyon nila, ito yung mga paniniwala nila, ito yung dapat yung iwasan. At lahat sila sumunod. Kung parang inano ko, nilatag ko na sa kanila na maging sensitibo tayo doon sa komunidad na pupuntahan natin, di ba? At ano, kumbaga, dala natin hindi lang yung panggagaling natin sa industriya, kundi yung kung paano siguro mag-appreciate yung mga taga Mega Manila. Yes, oo. Ay, Direk, ayan. Maraming salamat. Sige, sa'yo gusto. Sige, ganito. Direk, basta. Basta. Alam mo na. Talent. Dito talagang napakabait ni Direk talaga. So, I love you Direk. Ay, nako. Mamaya Direk, may isa pa akong tanong sa iyo. Pagandaan mo 'yon. Ano raw? Medyo sensitibo. Sensitibo? Bakit nakibay ko? Hindi, pero friendship, eto may mga na-receive akong text. Ay, ano yun? Ay, like that, love! Sumasagot! Ay, sumasagot ba dun sa blind item? Ay, eto, sumasagot sa ating blind item. Mm-hmm. Pero, pasensya po, hindi po siya si Baron. Orchid gano'n, Baron. May iba pa. Bata din ba siya? Sinabi ko na sa'yo, Direk, kaya alam. Sorry na. Kilala na siya ni Direk. Oo, eto may sumagot. Ay, hindi ko na sasabihin yung pangalan. Hindi kasi po tama? Siya. Hindi po siya. Ikaw ba, friendship, may nag-text sa'yo? Meron, pero I'm sorry, hindi po siya si Daniel Padilla. Hindi siya yun. Bakit kay Daniel Padilla? Ewan, hindi natin alam. Tanong natin kay Daniel kung nagkaroon ba ng episode na hindi siya naligo. Kung nakita mo si Daniel sa personal, mas mukhang artista kesa pag nakita mo siya sa video. In fairness talaga, sobrang gwapong-gwapo naman talaga ni Daniel. Mm. So, actually, ayoko na nga sanang basahin yung sagot na yun dahil, obviously, okay. May basher. Baka siya yung nag-bash kay Daniel dun sa concert niya. Oo. Nag-F-sign. Tapos ito, kung naghahanap pa kayo, friendship ng iba pang clue. Sige, meron po siyang gagawin teleserye ngayon. Ay! Nagsisimula na yata silang mag-taping. So siguro naman naturuan na siya na maliko. 7 or 2! Ay, grabe siya, oh! Diretso? 7 or 2! 7 or 2? Walang ano? Walang 5? O sige! 5! Wala bang 5? Kasha ka! 2 plus 5! Ay, baka naman magalit sa atin yung mga taga-kapamilya. Mm-hmm. Baka magalit sila. Pero hindi sila. Po siya kasag- 2 plus 5 minus 1. Hindi na kami magbibigay kung 2 or ano, kung 2 or 7. Kasi baka... Correct. Hindi na sila mag-guess sa atin. First episode na naman natin. Ito na lang, may ano sa pangalan niya.
May J! Ay! 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 Hello! Julio Diaz! Hindi si Sir Julio yun ah. Yun ang naspat na si Sir Julio. Pero hindi siya yun, hindi siya yun. O yan. Isa-isahin nyo na po yung artistang J na medyo maganda yung katawan. Oo. Ilan lang yung anim? Millennial ba to, sir? Millennial ba to? Spell millennial. Huwag na millennial. Huwag na millennial, o. Basta ano, hindi na natin sasagutin kung saang network. Kasi baka malapit yung ano eh. Kung hindi nyo pa makuha, may mga additional clues pa naman na pwedeng ibigay mamaya. Hindi, o. Ilan lang naman ang J, isa-isahin nyo na yan. Huwag naman kayo masya, utak na lang gano'n. Sa blind item talaga, o. Pwede pa ba tayo magbigay na isa pang letter, sir? Ano ba? O sige, sa apelido niya, friendship, may... C. Oh my letter. God! Hey. May C nga, may C. May C ba? Oh my God! Masyado namang madaling hulaan. Masyado madali naman yun. Ano ba yan? Masyado madali yan. So, ano yung mga clues na natin? Hindi ka lang natin. Hey, oh my God! Ano ba yung pangalan? Yung Meron... J ba? Yung J ba? Ano, Sir yung... Julio, bawal sumagot. Sir Julio? Nahuhula siya! Yes. Nahuhula nga eh. Bawalan talaga. Nakikihula nga ako eh. Ano siya? Kaputi. Yun! Ang hirap! Ang hirap palang pag-blind item kapag live. Pagkatawanan mo yan! Nakaka-pressure yung audience. Mas ako pala kapag-blind ka. Alam mo yung Miss Aileen, di ba? Nag-blind item ka din lang. Sa radyo. Ay, di, eto. Speaking of ano, Sir Julio. Eto na, kasi napakaswerte natin dahil after na nangyari sa kanya, first time. Ito yung yes. Unang pagkakataon ulit na lalabas siya. First sa ever, live show. Yes. At dito lang po yan sa Showbiz Inc. Live! Tanungin natin si Sir Julio kung kamusta na po ba talaga kayo? Parang wala namang nangyari. Parang wala nangyari. Hindi, unang-unang tanong dapat eh, ano ba ang saan ba ako nanggaling? Dapat alam mo kung ano yung sinasabi. Tanong mo. Ano ba tanong mo? Ako ba galing sa hospital ba o kasi kung dyan rin lang? Hindi, sa pagkakaalam pa Sir Julio, galing kayong Baguio. Yeah, from Baguio, siyempre mula doon, backward tayo, galing sa ospital. Yes, okay. Yeah. Ano? Parang hindi nga kayo nang galing sa ospital, sir. Pero, yung, ano ba yung related yung klase ng sakit meron ako? Ang narinig natin parang after nung... Aneurysm. Ah, after. Talagang ito yung interview, no? Ganyan siya, oh. Tapos? Oh, sige, aneurysm. So... Ito yung medyo nakatakot na sakit ng klase ng sakit na parang siyang time bomb na agad-agad pumutok ito anytime. Mm. So hindi ko alam na meron pa ang aneurysm. Anybody of us, simple magkaroon ng ganong klase. Opo. At pinakamagandang party rito ay napagbigyan ako mabuhay. Yun ang pinakamagandang balita. Super good news talaga yun. Kasi normally kapag naputo ka na, diretso ka na. Para bang kay si Daki. Mm-mm. Yung mga ura-urada na. Ano, si FPJ. Oo nga. Yun ang masarap ang pakiramdam na nabuhay ako muli. At isa sa mga unang bisita ay si... Si Direk. Direktora. Ayan. Super support pala talaga si Direk Arling sa inyo. Pero ano po yung nangyari sa Baguio? Balikan lang po natin. Baguio kasi sa ano, yung mga... Kasi parang balita namin, opo, yon yung parang tinerapi kayo and everything. Yeah. Kailangan ko yung ganun. Kailangan ko yung ganun na ano na kailangan hindi mainit yung lugar. Kasi nga, ang tendency kasi ng dugo ko is lumalapot, naging 240. Okay. And then, pag lumapot, ang tendency na naman ay puputok na naman ako. Meron pa kasi dalawang aneurysm, papala ako rito sa may... Tatlo yun na aneurysm na meron ako rin sa, ano, sa utak. Sa loob ng utak yun. And then, napurot na isa. So, nagawa ng paraan yung dalawa. So, yun yung coil na naganap. Opo. So, sa coil na naganap na yun, at pag nangyari pa uli yun, siyempre, goodbye na ako. Pero palagay ko, hindi na mangyayari yun. Kasi nga, coiling is yung talaga nilapat na yung ano, yung bakal na microscopic yun eh. Doon sa utak. Sa yung brain mismo, sa ano, sa may... kung saan nandun yung matatakpan niya yung tawag to yung humidikit siya para siyang ano, pandikit. Parang ano, epoxy or glue. Parang ganun. Kasi nakakapit siya doon sa mismo ano, lamat. Opo. Ng ugat na malaki. Parang na-epoxy baga. Parang dinikit talaga.
kaya nga bawal itong, kunwari may magnet o ganyan, ano, bawal kasi mali-displace. Pag na-displace, baka mapilat. Mm-mm. Mahirap pala yung ganyan. Mm. So yung condition nyo ngayon, Sir Julio, okay na. Ano, ang okay sa lahat kasi is nabuhay ako. One, second is yung parang baliwala lang ang nangyari. Parang tawag doon yung, inano ko lang yung bang kinantik. Basta parang pinitik ka lang ganyan. Oo, parang pinitik lang ako. At yun na nga, as compared to others, ako isa na ako sa pinakamaswerte yung tao. Ang bilis ng recovery, yes, friendship, okay. Diba? Parang, parang wala na recovery nangyari. Magaling agad. So you consider this, Sir Julio, na parang miracle or... It is. Totoong may himala, mm-hmm. Diba? Well, even Dr. Kuanang, yung aking mismo doktor na parang, uy, kasi sabi gano'n, kung yung sinabi na yung aking mga kapag-anak na, ready na, ito, ready nang papirmahin para lagariin na itong aking ulo. Oh my God. So, pag nangyari yun, siyempre ang tendency ay pwede ko ano mangyari sa akin. So, wala nang ano, wala nang talaga balikang buo. Parang gano'n, parang mabubuhay ka lang. So, kung ano man maging resulta, tanggapin natin. Parang gano'n, buti na din nangyari yun. Yun. Gano'n. At saka yung memory niya. Very ano pa. Walang nakatinga eh. Retentive pa din. Walang nakatinga, maliban lang doon sa pinitik lang ako sa... Siguro, sabi siguro sa akin ng Panginoon Diyos, para ba tumigil sa ginagawa mo. Parang gano'n. Yun lang. Change has come! Yes. Nakakaano na. Pero Sir Julio, definitely, kumbaga, yung nangyari sa inyo, very, very fit to work na talaga kayo ulit to make movies. Kumbaga, hindi kayo may hindi. Okay, ano, in a week time, kasi kailangan ko lang yung cardio ko na magsasabi na magte-treadmill ako eh. So sa treadmill na yun, malalaman ang result ko talagang fit na ako. Siyempre ayoko naman makipagbulan pa, tas ano na para pa, eh mamaya eh, after a week eh, sasabihin lang ito, medyo ng cardio eh, medyo hinay-hinay pa. So kailangan sundin ko siya. Wow, sunurin. Sunurin na. Mahirap naman kasi, hindi. Kasi last, parang second life ko to eh. Kaya mamahalin ko to. Correct. Okay, palakpakan mo. Yay! God is good talaga. So more movies to come for Sir Julio. Yeah, more projects. Oh, alam mo ba kahapon, parang napanood ko ng Sir Julio dun sa pelikula sa Cinema One. Yung... parang ano yun ah. Kapag lumabas siya. Parang magkasama kayo ni Cesar Montano, Sir Julio. Ay, alam mo na yun, yung Manalo Matalo yun. Oo, yun, parang action comedy. Action. 90s ba to, sir? Medyo 90s. Huwag ka tayo magtanong ng taon, friendship. Oo, parang hindi maganda pangita inyo. 90s yata ito. Oo, naalala ko yan. Ako yung kontrabida, pero ang acting ko yung bida. Yeah, bida kontrabida. Bida kontrabida. Bida kontrabida na doon. Hindi. So, bago pala naging bida kontrabida, sinubi si Sir Julio muna. Hindi kasi hindi ang bumayag na maging kontrabida. Eh, first time ko yata magkukontrabida, parang sige, tinanggap ko, pero ano ka? Sa isip mo? Sa isip ko, ako bida. Ako bida. Gano'n lang naman yun, para hindi ka na... In fairness, mabait kasi siya. Si Sir Hul. Ba't mabaitan? Hindi kasi sa experience ko as a reporter, syempre, usual na makikisama sa interviewin mo, di ba? Expect the worst. So, nung masama ako sa Maratabat, syempre, ito yung mga stars eh. Observe ka lang. Siya, wala siyang keber na magjo-join siya sa pagkain, magsha-share kayo sa plato, pag kumakain. Walang arte. Wala siyang arte, walang complex. Hindi tulad ng ibang artista na kilala natin, friendship. Correct! Alam mo yan, friendship may ganyan! Wait, direct na, actually may mga celebrities na gano'n, yung hindi nila alam na sikat na sila. Like si Liza Soberano, yung alaga ni... ni kapatid na OG Diaz. Actually, si Zyrus po. Nasa, ano po ako, Doble Cara. Oo, nasa Doble Cara siya. After it's showtime po. Correct. At talent ka rin ni, ni OG Diaz, diba? So, yun. Sa susunod na episode namin, papangalanan namin ni Friendship Isle kung sino yung mga arting celebrities. Correct! Try natin. Diretsahan. Diretsahan na to. Diretsahan. So, mangyayari sa ating first and last episode. Sana naman wag. Sana naman wag, di ba? And then, ayun, para sa mga taong bumubuo po ng Maratabat,
invite, may ano na ba naka-schedule direct na local screenings? Meron dapat supposedly last April. Pero ito yung reality ng ano, nung tawag nito, pag nakapila ka sa cinemas, yung mga theaters, tapos ang kasabayan mo Hollywood film, hindi siya talaga nabibigyan ng chance, ha? So, this is not a complaint. Ang sinasabi ko lang is a reality. Yes. Factual yung sinabi ko. Correct. Pero, nandun pa rin as part of our ano win nung 2014 na pwede pa rin siyang ipalabas. Mm. I was hoping na nakapila to doon sa isang theater sa Cotabato City that they're familiar kasi ang kukunin nila to. Pero ang kasabay namin noon na pelikula, talagang malaking Hollywood film, hindi pa rin nila kinuha. So, ang ginawa ko, nag-renegotiate kami for parang special screening na lang for Maratabat, select theaters Parang limited in Mindanao, in some ano theaters in Metro Manila, tapos Luzon, Central Luzon siguro kanya. Namili na lang kami. Ayun. Wala pang petsa when. Friendships, sandali, basahin ko lang to. May comment. Meron tayong isang comment. Dun sa ating Viber. Mayang friendship, sige nga, ikaw medyo okay, malabo. Dun sa Viber natin, may nag-comment si Makabada Pandapat Saripada Angni. Okay, ulitin lang po natin, that's Makabada Pandapat Saripada Angni. I think it's a name. Name yan. Okay. Yeah, name siya. Ang sabi niya, Maratabat is my grandfather's name. Proud to be Maranao. That's a comment from our Facebook page. At nagpapabati daw si John Led Celeridad. Ayan. Ayan. Okay. Basta mag-send lang kayo. Basahin namin niya pag-uwi namin. Kasi mag-friendship, malapit na tayo matapos. Malapit na tayo. Kami na lang babasa. Basta send lang. Go, go, go. Correct. Ayun. So, direct invite natin sila or kung meron kayong mga... Siguro ano, sabi ko nga wala pa naman tayong petsa kung kailan, ano, but we're renegotiating with theater owners. May organization kasi sila eh. Di ba? Parang, I'm not saying meron sila. Ano yung parang kartel. Nasabi ko pala. Ay, akala ko hindi ko nasabi. Nasa isip ko. Diretsahan tayo dito, direct. Diretsahan tayo, di ba? Paano, iniano lang, baka pwede nilang pagbigyan yung mga sana naman. Sapagkat, ano, very consistent ito. Nung sinabi sa amin ni Carlo Cruz na nung sa New York daw, yung reaction ng mga nanonood, parang katulad ng sa local screening natin na at the end of the movie, pumapalakpak sila. Tapos, yung emosyon na inaasahan nating ano, makuha nila, na doon, like, galit na galit sila sa karakter. Kay Sir Julio. Lalong-lalo namin galit na galit sila sa karakter ni Christopher King. So, ito yung ano namin, hindi naman sila gusto magalit, pero ibig sabihin, tumagos yung, tumagos yung mensahe. Sana magkaroon ng puwang sa mga, ano, theaters, commercial theater owners, yung pagbigyan kahit sa ilang panahon o ilang sandali, yung mga ganitong pelikula. Yes. Hindi lang ano, yes, I know, kailangan viable siya, kailangan kumita siya, pero may ano, may stage din na magbigay din tayo, magbahagi din tayo ng tungkol sa mga ano, kwento na nangyari, yung alam nating tunay na nangyayari sa tunay. O, yung mga socially relevant na stories, kasi kalimitan talaga ngayon yung mga movies is yung mga comedy ko. Why not, you know, once in a while, mag-inject tayo ng mga movies na meron talagang sinasabi at gustong iparating sa mga audience natin, especially Maratabat, diba? Which is very timely. Correct. Uh-huh. Kasi kakatapos lang ng eleksyon natin, kapag eleksyon, diba? Ang mensahe siguro dito, ito, biglang pumasok sa isip ko, baka malimutan ko. Isang mensahe dito sa Maratabat is, may clan war. Mm-hmm. Pero, meron kang pwedeng pagpilian. Yung pagpipilian mo, yung pinaniniwalaan mo, which is higher than your principle or your family's honor and pride. Ano yun? Pagtitiwala sa Diyos, regardless of your religion. Yes, ang religion ng mga taong involved dito sa pelikulang ito ay Islam. Pero, the message could be parang the same with other religion. Yes. Universal yung message. Yes. Diyos. Friendship, ito, may nagpaabot ng Ramadan Mubarak to our Muslim friends. Ayan, may follower tayo sa Bandera. May comment siya direct ito. Mas makikilala ba nila ang Muslim brothers and sisters natin through watching Maratabat? Baka masyadong negative ang movie. Hindi. From Mexican Papi. Hindi siya negative. You have to watch the movie. Meron si Hana is one of my followers sa ano, she's a Magintanawan. 2 years na lang magagraduate na siya. Siya yung isa sa mga Muslim ano friends or followers ko na pumunta nanood ng Maratabat, and she's a Maranawan. Yes. Sabi niya ganun,
na tutuwa daw siya na makita yung kultura at paniniwala ng Muslim niya bilang isang Maranao sa big screen. In other words, makakatulong para maunawaan. Buti naman. Ayan. Friendship, ikaw baka meron ka pang mga last messages? Wala naman so far. Yun lang yung mga nakuha nating comments for now. Ayan. Doon sa lahat ng mga nanguhula pa sa ating blind item. Oo, ayan, sa blind sabihin item. Sabihin na natin, friendship yung link. blind item, pinapangalanan. Yun ang kakaiba ng show namin, Direct Arlene. Hindi, joke lang. Hindi, kung sino man yung, ano, yung makakahula ng tama, send lang kayo dahil i-monitor namin yan within the day. Mm-hmm. At kung may kung may makakasagot ng tama, baka malay nyo, may prize. Baka diba? Ay, nagbabasa o feedback daw. Oh, ito, may feedback pa o. As a director of Maratabat, what is your view on Bangsamoro Basic Law? From Kathleen Rodriguez. Ay, grabe to. Grabe. Isang episode ulit ito. Parang isang episode, ano? Pero sa ilang words direct. Ang need for self-determination ay hindi lamang dinadala ng Moro Islamic Liberation Front. In my travels and coverage of Muslim Mindanao, ito ay damdamin ng mahirap, ng nasa middle class professional. In other words, ito yung message na natatanggap ko regardless of what group you belong. The Bangsamoro Basic Law is a foundation that could pave the way for what they want. Not exactly separating from the Republic, but the need to mind their own affairs. Mm-hmm. Kasi mahirap i-impose or mabuhay sa isang society na iba yung pinaniniwalaan mo, tapos iba yung nakapaligid sa iyo. Hindi nila, ang tingin ko, ang Bangsamoro Basic Law is hindi para humiwalay, kundi para ipakita lamang na ito yung kanilang pakikipagkaisa for nation building. Igalang yung kanilang kultura, igalang yung kanilang paniniwala through a system that is fitting to who they are and what they are. Ayan. Very well said, Direka. Well, Ferris. Last messages. Parang naging seryoso bigla. Oo nga, kapag Bangsamoro talaga, seryoso. Parang direct. Biglang bumalik tayo dun sa mga VP forum natin nung diba? Mga last month lang. Oh. Last message, Miss Aileen. Pa-extra na ba to? Pwede bang batiin muna namin kayo? Thank you, Direk. Sige po. Oh my God. Una, gusto kong sabihin na as a first time host, you're very relaxed. Okay, thank you, Direk. Parang hindi naman halata. Hindi naman halata ang kinakabahan kayo. Oo, Direk, oh, grabe. Oh my God. At I think this is going to continue on and on. Oh, thank you. Sana. Thank you, congratulations. Thank you, Direk. Thank you po. Yeah, Miss Aileen, message lang sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin. Nabanggit yung social relevance na kumbaga manonood ganito, hindi lang para makita. Ano ba yung mga krimen na nangyayari dun sa isang rehiyon ng bansa, di ba? Mindanao is not the Philippines, but you know, Luzon and Manila is not the Philippines as well. Hindi lang yun, di ba? Kailangan mo rin tingnan kung ano yung aspeto ng buhay sa iba't ibang bahagi ng bansa. Oo. Yes. At napakayaman ng kultura ng Pilipinas sa kabuuan, more so yung ating mga kapatid sa Mindanao. Yes. Correct. Cyrus! Basta panoorin niyo po, napakaganda. Saan papanoorin? Wala saan? Pa na. Wala pa ba? Basta abangan niyo po. Ayan, abangan niyo po yan. Tapos pwede po mag-vlog na rin. Of course, go! Sigit ko na rin po. Ayan, duplikara po after each showtime. Ayan po. Tignan mo rin yung cellphone. Ayan, panoorin niyo po. And then, abangan niyo rin po yung mga sa MMFF ko po. Makaryo sa kayo. Of course, si Sir po yung dating gumana. Original po niyan. Nagagampanan po yan ni Cherry Crabal. Natanggap na ba? Di ba mag-a-apply pa lang? Basta, kasama na po ako dun eh. Basta, kasi magsasubmitin ako. Magsasubmit ko ba kayo? Walo po ba? Basta, kasama po ako dun. Abangan niyo po. And then, ayan, pwede niyo pong i-like niyo po yung fanpage ko, Cyrus Imperial or Imperial Cyrus. Ayan, or kaya like niyo po yung Facebook ko po. Pwede niyo po kong i-add sa Facebook, Cyrus Imperial or Imperial Cyrus. Ayan. Ayan, maraming salamat po, yun lang. Ayan. Thank you, Cyrus. Sir Julio. Ako naman, isang malaki bagay yung nangyari sa buhay ko. Itong nabuhay muli ako, siguro yun ang the best word na masasabi ko. Kasama ako sa pelikulang dalawa, sa pelikulang gumanap ako. Ito na yung na mayroong matitinding award like itong Maratabat. And also kasama rin ako sa Maro sa... Yes! So, ibig sabihin, I hope itong ginawa naming Maratabat
ay susunod yung susunod siya sa papanoorin ng Pilipino. Mm-hmm. Kasi by July 6 palabas na nationwide yung Marosa. And hopefully itong Maratabat is meron ganung klase negotiation direct, no? Sana. Kasi anyway, best film, why not? Diba? Diba? Oo, sabi nga, may social relevance. Correct. Yun ang pinaka-importante. Friendship, meron pa tayong one more question. Siguro, Miss Arlene could answer this. Satisfied po ba kayo sa exposure and depiction ng Muslim culture and values sa Philippine media? Kukunti lang ang nagde-depict ng Muslim culture and values sa Philippine media and movies as well. Kaya nga ito yung attempt ko. Hindi naman kaila sa marami na bilang journalist, isa sa mga dahilan kung bakit ako nagkapangalan, so to speak, is because of my coverage of Muslim Mindanao. So aangkinin ko na naunawaan ko siya, naramdaman ko siya at sa tingin ko para magkaroon ng mas deeper understanding and appreciation, kailangan ng mas malawak ding pagpapaunawa nito sa iba't ibang plataforma ng mass media. Of course, you have Robin Padilla as the iconic symbol, pamuka ng ng Islam sa entertainment industry. But beyond that, marami pang kwento na pag nalaman nyo, iisipin nyo, you will go beyond the yung laging term na kinakabit sa kanila, yung syempre stories on terrorism, stories on violence. Beyond that, meron pa kayong ibang makikita na pareho lang pala namin sila. Pareho lang pala kami na ng pinaniniwalaan. Kung anong mahalaga sa kanila, sa inyo, yun din ang mahalaga sa kanila. Alam niyo kung anong unang-una yon, ang kanilang pamilya, ang kanilang pananampalataya. Ayun. Ang lalim. Seryoso na ba ako? Seryoso. Ang lalim. Tumagos ba? Tumagos. At lahat yun, mapipicture out natin sa movie na Maratabat. Correct. Ayan. Uh-oh. Kailangan abangan natin lahat. Ngayon, kung magkakaroon kami ng showing sa commercial theater, sana naman ang mga Tausug, mga Maranao, mga Maguindanawan, ay pumila. Mga Samal, Tausug, ay pumila. Pumila po tayong lahat dyan. Alhamdulillah. Break na raw. Mga friendships, sandali ah. Para po bukas, bigyan mo lang ako ng time na bukas. lalabas po sa Bandera. Inquirer Bandera. Yeah! Naipakita rin. Kung medyo gutom pa kayo, ako medyo uhaw pa kayo sa blind item. Abangan niyo yung blind item ni Tita Christy Fermin tungkol sa isang tisay na sexy actress na walang kupas ang kaartehan at kamalditahan. Ayan. Ay! Madaling hulaan. Nahulaan mo na? Friendship sila eh. Ayan. Si Vic Soto, friendship, eto ha. May kondisyon bago siya sumali sa 2016 Metro Manila Film Festival. Ay, ano yun? Kung ano yun, yun ang basahin nyo bukas sa Inquirer Bandera. At Gerald Anderson, umamin na bumalik ang pagmahal niya kay Bea Alonso. Hindi kayo mahal niya. Parang nakalimutan niya na si Maha Direk. Wala nang balikan. Okay. Friendship Azel, kailangan pasalamatan muna natin yung ating mga bisita ngayon. First episode natin. Ayan, kay Miss Eileen Intia. Friendship, salamat. Kay Cyrus Imperial, kay Direk Arlene De La Cruz, and kay Sir Julio Diaz. Maraming salamat. Thank you very much. At meron pa bang pahabol na wala na. Next week, friendship, babalik pa tayo. Babalik pa kami, ah. Yes. Abangan nyo po yung guest namin next week. Hindi pa po namin i-reveal muna kung sino. Pero very, very timely. Controversial tong taong to. So next week, that's June. Maglakang wine. Pwede ba yun? Mag-wine kami. Ayan, clue yun! Mag-wine. Abangan nyo po kami. Pwede bang Red Horse na lang. Ay! Bawal pala. So wine na lang. Stick na lang tayo sa wine. Sa wine na lang. Maraming salamat po sa lahat po ng tumutok sa amin ngayong hapon dito po sa bagong program. Uy, thank you sa aming editor-in-chief sa Inquirer Bandera, Miss Donna Policar! Kay Sir JV! Ayan,
Mega Mobile, kay yes. Sir Dennis ng Inquirer.net, sa lahat ng mga nanood ngayon, sa lahat ng mga dami-dami natin dito, oh, no, yes. Thank you sa lahat ng sumuporta, kila kay John, sa lahat, sorry po sa hindi ko mababanggit. Banatan niyo na lang ako mamaya. Maraming salamat po. Ako po si Urbit Santiago. Ako naman po si Aiza Labanilla, and this has been Showbiz Inc. Live.